tayo magparehistro ng sasakyan, guys. So, i-share ko po sa inyo, guys, kung paano po magparehistro ng inyo pong mga sasakyan, lalo na po sa mga baguhang pa lang po na magpaparehistro ngayong 2020. Gagawin, guys, ay pupunta po tayo ng LTO. Punta nyo po ng LTO, guys. Dala nyo na po ang Xerox copy po ng ORCR. LTO na po kayo, guys. Ang unang-una po papupuntahin po kayo sa emission test. Yung doon, guys, na sa emission test po ay ang Xerox copy ng inyong pong mga sasakyan na ORCR. Tatagal po ito, guys, ng 15 or 20 minutes at depende po kung napakarami nyo pong magpapa-emission test po sa harap. Emission test, guys, ay nagkakahalaga po siya ng 450 pesos natin ang resibo at ng emission test po natin, guys. Guys, kukuha po tayo ng car insurance. Worth kasi ito, guys, ng LTO. Insurance, guys, ang babayaran po natin is 1,250 for insurance, car insurance na po, guys. Sa car insurance ay padediretsyon po kayo, guys, sa stencil area. Samahin na po yung emission test, car insurance po, pati po yung ORCR. Pagsasama-samahin po sila, guys, bago po kayo pumunta sa stencil. Pagsasama-samahin po, guys, lahat po ng mga papeling nyo doon po sa stencil area at kukuwanan po nila ito ng record. Engine number nyo at body number po ng inyong mga sasakyan po kayo sa vehicle inspection area. At ibibigay nyo po, guys, ang mga pinagsama-sama pong papel. Ayan, guys, so may mga tao po ang LTO para po inspection po ang inyong sasakyan. Po nila, guys, ang buong sasakyan ninyo, guys, kung okay po yung mga ilaw, pailawin po nila yan. Ay po, titingnan po nila hazard light, yung mga brake light po, titingnan, i-inspection po nila yung lahat. Kung gumagana po yun lahat. Sinahanap rin po ng inspector, guys, ang early warning device. Ayan, guys, so tinignan rin po nila, guys, kung meron po akong early warning device. So sa akin pong sasakyan ay walay po akong early warning device. So nakiusap po ako sa inspector na lalagyan ko na rin po ito pag ako po ay makabili. Kasi po, guys, kailangan po nila na meron po early warning device po tayo lahat. Kung wala po ito, guys, ay magmumulta po tayo ng 5,000 pesos. Tapos na po, guys, i-inspection po itong ating sasakyan ay padediretsyon po tayo, guys, sa window 7. Sa aking po, ano ay nasa window 7 po. Sa window 7, guys, so at doon sa window 7 ay pag-aaralan po ng mapuspusang pag-aaral yung ating mga papel doon. Tapos dun, guys, ay dun nyo rin po malalaman sa window 7, guys, ang babayaran nyo kung magkano po yung babayaran nyo ng mga papel. So, makalipas po ng ilang minuto po, ay dun nyo na po malalaman ang inyong bayarin at padediretso na rin po kayo sa cashier area. Guys, pag nakabayad na po tayo ng ating bayarin dun, guys, ay padediretso yun po tayo doon sa releasing area. So magwa-waiting po tayo doon. Aantayin po natin, guys, kung tatawagin po yung ating pangalan doon. So, guys, base po sa aking experience sa pagpaparehistro po nitong sasakyan, guys, ay tumagal lang po ako ng 1 hours at 30 minutes, guys, simula sa pagpapa-emission test, sa stencil po, at sa inspector po, at sa paghihintay po ng bayarin ay napaka-bilis lang naman sa aking experience. So, eto na po ang aming resibo. At ang binayaran ko po lahat-lahat, guys, ang dala ko pong pera kanina ay 5,000 pesos, guys. At ang 5,000 na yun, guys, ay nasa pa po 800 pesos. So, ayan, guys. Thank you so much po sa mga manunod, guys. Sana po may natulog po kayo.
napulot po kayong information na aking shinare po today. Watch guys, ang nanonood, maraming maraming salamat po sa aking mga friends na nagsusubaybay ng aking video. Thank you very much po sa inyo. Dito ko na lang po tinatapos ang aking video guys. Bye bye, see you on the next video.